Ang unang pagsiselebrate ng pagsilang ni Jesus o ng Pasko ay hindi maaaring itutok sa isang partikular na bansa o lugar. Ngunit sa halip, ito ay nagunlad ng dahan-dahan sa buong simbahan. Ang pagdiriwang ng Pasko ay isang resulta ng teolohikal at liturhikal na pagsasaayos na naganap sa loob ng unang siglo ng Kristyanismo. Noong ika-apat na siglo, ang December 25 ay naging opisyal na petsa para sa pagkasagawa ng Pasko sa buong Imperyong Romano, na may malaking impluensya rin na Romano-Katoliko. Ang kaharian ng Armenia, isang bansa na unang umanib sa Kristyanismo noong 301 AD, ay naging isa sa unang mga lugar na nagtakda ng opisyal na petsa para sa Pasko. Ang Armenia ay nagsimula ng pagdiriwang ng Pasko noong ika-apat na siglo, ngunit may sarili silang liturhikal na kalendaryo at ang kanilang petsa ng Pasko ay iba sa Western Christian tradition. Sa kasaysayan, ang pagkasagawa ng Pasko ay unti-unting kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang mga iba't ibang bansa at kultura ay may sariling mga tradisyon at pagdiriwang ng Pasko. Ang Gregorian calendar na ipinatupad noong ika-16 na siglo ay nagtibay ng December 25 bilang opisyal na petsa para sa pagkasagawa ng Pasko sa buong Western Christian world. Sa makatuwid, hindi isang partikular na bansa ang unang nagdiwang ng Pasko, ngunit ito ay unti-unting kumalat at naging bahagi ng liturhikal na kaganapan sa loob ng simbahan. Ang pagpili ng December 25 bilang petsa ng kapanganakan ni Jesus ay isang mahabang kasaysayan na may iba't ibang aspeto at dahilan. Hindi ito masusuri ng eksakto, ngunit narito ang mga pangunahing impormasyon na may kinalaman sa pagpili ng nasabing petsa. Romanong kalendaryo at winter solstice. Ang December 25 ay malapit sa winter solstice o may pinakamahabang gabi ng taon sa Hilaga. Sa ilalim ng Romanong kalendaryo, ito ang panahon kung kailan ang araw ay nagsisimula ng bumilis ang pagtatanglaw pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Ang pagpili ng petsang ito ay maaring may kinalaman sa simbolismo ng pag-usbong ng liwanag sa dilim na isinasalarawan ng pagsilang ni Jesus bilang liwanag ng mundo. Pagmana sa paganong tradisyon. Sa unang siglo ng Kristyanismo, ang Romanong Imperyo ay may sariwang tradisyon at kultura na kailangang manahin ng mga Kristiyano upang mas madali ang pag-convert ng mga tao sa bagong pananampalataya. Ang pagtapat ng petsa ng kapanganakan ni Jesus sa mga pambansang pagdiriwang gaya ng Dies Natalis Solis Invicti ay maaring isang hakbang na nagpapahayag ng pagsanib ng Kristiyano sa kulturang Romanong pagan. Ang pagdiriwang ng Pasko noong December 25 ay nagsimula noong ika-apat na siglo. Ang pagsama ng petsa na ito bilang petsa ng kapanganakan ni Jesus ay naitala sa kasulatan ni Hippolytus ng Roma noong 170 to 235 AD, isang kilalang teologo ng simbahan. Noong sumunod na siglo, noong 354 AD, ang kalendaryo ng Roma ay nireserba ni Pope Liberius at ng kanyang sekretariat na si Philocalus. At dito ay pinakilala ang December 25 bilang petsa ng kapanganakan ni Jesus. Sa konteksto ng teolohiya, may ilang mga scholar at leader ng simbahan ang nagbigay ng theological na interpretasyon sa pagpili ng December 25. Si St. Augustine, halimbawa, ay nagpaliwanag na ang petsa ng Pasko ay isang simbolikong pagtapat ng kalikasan sa isinasagawang kasaysayan ng kaligtasan kasama ang pagsilang ni Jesus. Sa kabuuan, ang pagpili ng December 25 ay isang kombinasyon ng pagtatapat sa Romanong kultura at teolohikal na pag-asaayos at adaptasyon sa mga lokal na tradisyon. Hindi ito naganap ng biglaan, kundi sa paglipas ng panahon, kung saan ang simbahan ay nagtrabaho upang magbigay ng kahulugan at kahalagahan sa pagsilang ni Jesus sa konteksto ng kanyang mensahe ng kaligtasan.